O si Lydia at ito ang story ko. Dati, halos ayoko na kumilos, unmotivated, unenergetic, wala nang patutunguhan yung buhay. Basta, yung go with the flow na lang. Higit sa lahat, walang relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Anong gusto mo? Kape, tubig? Kape lang na. Ay, sige, ito yung kape mo. Maalis lang ang saglit, ha? Nak, saan ka pupunta? Bye. Kamusta? Kamusta nga, Lydia? Nakarap ba na yung pinapanag ko sa'yo? Ay, hindi siya. Oo. Busy pa eh. Busy kasi ako eh. Hindi pa nga nag-assignment. Assignment. Huwag diyan. Manood ka na lang ng Lucifer Prams. Mag-i-enjoy ka. Ano, saan ka po punta ngayon? Hindi na. Sige. Hindi pa nga. Tambay lang ako dito. Tama naman si Sak. Assignment lang naman yun eh. Usapin ko na ang teacher ko na-extend ang deadline. Ma! Nawala ng kuryente! Di yata ako nakapagbayad ng kuryente. Matatagalan pa bago makapagbayad. Boya? Aboring. Baya? Aboard? Basta na lang kaya ako. Ito ko yung babasahin ko. Pero ang tagal ko hindi nakapagbasa ng Bible ah. Kapagbasa nga ng Bible. Oh, gabi na pala. Bukas naman. Yeah! Uy! Okay, Uy! Uy, Lydia, kamusta? Ayos lang, ikaw. Uy, si Lydia. Okay lang ito, nakikipaglaro. Hello. Sama? Hi, si Lydia. Sama ano? Uy, guys, Lydia nga pala. Uy, si Lydia. Baka matras ko yan, ha? Uy, hindi. Hey guys, meron na kayo dito. Ano? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Siyempre hindi. I mean, ano ba talaga ang miss, di ba? Lagi ko narinig na parang totoo ba? Pero wala namang proof yun, di ba? May nakita ba ano? Wala! Kung toto na talaga to, dapat may gems ako. Wala na nga nga! Naniniwala ka pa sa Bible? Naniniwala ka pa sa Bible? Hindi naman totoo yung Bible, di ba? Tama ba yung ginagawa nila? Kailangan ko na ata magpago. Alam ko mahirap gagawin ko. At mawalan din ako ng mga kaibigan. Pero ang presyo ng sakripisyo ko ay ang pagmamahal sa Diyos. Lord, tama po ba yung ginawa ko?
Lord, gabayan niyo po ang buhay ko. Tulungan niyo po ako mapagtanto kung ano ang aking mga kasalanan. Tulungan niyo po ako magbago. Tulungan niyo po ako na ayusin ang mga ito. Thank you, Lord. Nakakaranas tayo ng pagsubok tulad ng depression at mga kaibigan di totoo at hindi tayo namalay sa Panginoon. Ngunit kung tayo lalapit at magkakaroon ng komunikasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Bible, ay unting-unting inaalis ng Panginoon ang negatibo sa ating buhay. Nagkakaroon ng kapayapaan at naibabalik ang kapoy sa ating panahon. Sa kabila ng problema at taon na ang buhay natin ay nawala ng saysay. Mula sa sitwasyon ito, ito ay magiging patotoo at magagamit upang makatulong sa mga kabataan kagaya ng sitwasyon na naranasan natin dati. Oiza! Kamusta? Alam na! Sorry, nang tagal kitang di pinag-friend. Ginawa ko lang naman yung kasi para sa sarili. Para sa sarili. Alam ko naman yun. Pero ba't kailangan mo ko iwan tsaka di pansinin? Hindi ko alam sa sabihin. Sorry talaga. Pero di, may Bible ako dito. Ito yung nakatulong sa akin. At simula nun, magbabasa ako ng Bible. Dahil maganda nangyari sa buhay ko. Then, alam ko for sure, once na tinanggap ko ng Diyos sa puso mo, gagawin niya rin yung para sa iyo. Ba't naman babasahin yan? Try mo lang. Sige.